Hello mga kabayan, welcome ulit sa akin channel. Sa video nito ay magbibigay ako ng tips at isishare ko sa inyo ang problema ng sasakyan na ito na Suzuki Multicab. Ito ay F6A. Simula nang mabili ko ang sasakyan na ito at nakaisang linggo na sa akin. At parang may napansin ako sa makina na ito na hindi maganda. Sa pababa, kapag nag-clutch ka, ay namamatay yung makina. At sa paakyat naman, at kapag nakahinto ka, hindi siya namamatay. So doon lang sa palusong. At isa pa, sa napansin ko, ay itong mga waterline dito sa may carburetor, ayan, ito yung kanyang thermal piston. Kahit uminit yung makina ay hindi umiinit itong mga hose na ito at saka yung steel tube na yan. Ayan, kailangan umiinit ito at pati yung doon sa ilalim may dalawang hose din dito sa may ilalim nito, dapat gumagana din yon. Lalo na kapag sa malamig na lugar gaya dito sa Marawi City. Ayan, zoom tayo. Andito tayo ngayon sa Hiben. Ayan. So ikot tayo. Ayan naman yung leak. Ayan. Okay. Dapat nagpa-function ang mga waterline na ito. Dahil itong waterline ay galing yan dito sa may block ng makina na ito at may tubig na dumadaan. Yan yung outlet. Ayan, yung hose na yan galing yan sa block at papunta yan dito. Ayan. At dito naman sa may intake manifold na ito sa ilalim ay parang may reservoir na naiipon ang tubig dito dyan sa ilalim at naiinitan itong ating intake manifold. Okay, lumipat tayo ng pwisto dahil maingay yung mga sasakyan doon na dumadaan. Okay, isishare ko sa inyo kung bakit nangangailangan ng init ang ating intake manifold. At kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell icon para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko. At sana mag-enjoy ka sa video kong ito at baka isa ka sa may matututunan sa video kong ito. Okay? Nangangailangan ng init itong ating intake manifold dahil nga ang gasoline ay malamig. So pagpasok ng hangin galing sa air cleaner papuntang carb, pagdating naman dito
sa may intake manifold ay nami-minimize niya ang lamig ng gas. So kapag ganun, ang nangyayari ay gumaganda ang combustion process ng piston, at kapag umiinit ang makina ay lalo siyang lumalakas. Sa F6A na makina na ito, tatlo ang nagsusupply sa intake manifold na ito na init. Pero iba't iba ang kanilang ginagampanan na trabaho dito. Una, itong water line na ito, galing yan doon sa block, at papunta naman siya dito sa may thermal piston, at dito sa may carb sa ilalim. So pangalawa ay itong PCB valve. Nakakonekta siya dito sa kanyang breather, dito sa may valve cover. So dalawa ang kanyang ginagampanan na trabaho. Una, hinihigop niya yung mga gas na pwede pang pakinabangan ng piston ulit para sunugin. Pangalawang ginagampanan niya ay dahil mainit itong breather galing sa loob ng makina, at pumupunta dito, at napapainit na naman niya itong ating intake manifold, at gaganda na naman ang combustion process ng ating piston. Lalakas na naman ulit ang ating makina dyan. So pangatlo ay itong EGR valve. So maganda rin ito sa environment, dahil yung mga nitrogen oxide na lumalabas galing sa tambutso ay hinihigop ng EGR valve na ito, at binabalik dito sa may intake manifold, at napupunta ulit sa piston. So pangalawang trabaho niya ay napapainit niya rin ang ating intake manifold, at gaganda na naman ulit ang combustion process niya. Dahil ang EGR valve na ito ay konektado ito sa may tambutso. So dire-diretso yan hanggang dito, at doon sa may tambutso sa ilalim. So ang dumadaan dyan ay usok galing sa tambutso papunta sa intake manifold na ito. Mga kabayan, kung kayo ay may multi-cab, huwag niyong hayaan, at dapat itong tatlong ito ay gumagana. Gaya nitong waterline at itong PCB, ang tawag dito ay positive crankcase ventilation, at itong EGR, ang tawag dito ay exhaust gas recirculation. Dapat lahat yan ay gumagana. Kung may siraman, pwede nyo siyang i-condemn, pero pangsamantala lamang. Kung may pagkakataon kayo, kailangan nyo itong ayusin, gaya nitong multi-cab kong ito. Sira na itong kanyang PCB valve. Yun nga, sa nabanggit ko kanina sa inyo, ito yung dahilan kaya namamatay yung makina. Nawawalan siya ng minor. Namamatay siya kapag nag-clutch ka. Sa akyata naman, hindi siya namamatay. So nung i-condemn ko ito, ayan, nilagyan ko ng spark plug, hindi na siya namamatay sa pababa. Okay, dito naman sa EGR valve, gaya nitong EGR valve ko, gumagana naman siya. Ang problema nga lang ay walang usok na lumalabas galing sa tambutso papunta dito sa may EGR. Dahil binunot ko ito, ayan, itong port na ito,
ay rekta ito sa may tambotso. So kapag binunot mo ito, ay magkakaroon niya ng usok kapag umaandar. So ito, wala talaga siyang usok. So baka barado ang linya simula dito sa AGR papuntang exhaust manifold. So yan ang napansin ko na problema sa multicab na ito. At itong mga waterline na ito ay hindi na siya umiinit. So ibig sabihin, walang dumadaan dito na tubig. Ang ginawa ko, tinanggal ko ang intake manifold na ito. At may mga steel tube dyan na linya ng tubig na ito. At nung tingnan ko, ay talagang maputik na siya. May putik na kinalawang na. Kaya yun, nilinis ko ito at okay na siya ngayon. At ito naman, nung i-condemn ko ito, okay na yung kanyang minor. Ang problema na lang dito ay ito. Kailangang linisin ang butas galing dito sa may EGR papuntang Tambutso. So baka barado na yon. Okay mga kabayan, ang tatlo na yon na binanggit ko ay napakahalaga sa ating makina na F6A. Okay mga kabayan, hanggang dito na lang. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko. Okay, so bye-bye!